Sa bawat hampas na dala ng pandemya ay siyang pag-usbong naman ng panibagong kalbaryo ng Barangay Paloyon. Maraming hanap buhay ang natigil. Mga pamilyang naghirap, mga tahanan na pinipilit bigyan ng kulay at mga kabataang nagpursiging magbanat buto para mabawasan ang tinik na dala ng pandemya. Pagsasaka, pinakapangunahing hanap buhay sa aming barangay. At sa bawat paglalakbay, nasaksihan ko ang dala nilang kulay kung saan nagsimula sa kulay kape, ngayon isang matingkad na berde na sumisimbolo ng isang pag-asa. Kami ng aming mga paa sa grupo ng mga magsasaka, kung saan nakita ko kung paano sila nagsisimula. Nagsimula sa proseso na tinatawag nilang pagtatabas, pagmamakina, pagpapatubig, pagtatanim, maging ang pag-aani. Dalawang mamamayan ang kinuhanan namin ng isang panayam. At kasama na dito si tatay na maghapon nang nagtratrabaho sa palayan. Sabi niya nga, umulan bumagyo man, tuloy pa rin ang laban habang kumakain ang tao. Pinakahanap buhay niyo para maahon yung pamilya? Ay, dito sa uma. Mahirap po ba? Ay, napakahirap, ulan, init, natatayo na. Sakto po ba yung kinikita niyo sa araw-araw? Ay, minsan kapos. Lalo ngayon, malang abono, murang palay. Paano po kung yung mga tinanim nyo hindi bumunga? Yun, isa pa yun, lugi na. Mahirap po para sa inyo. Nagkakaroon kami ng utang. Wala na nga maani, magkakautang ka pa. Panibago na naman, kaya minsan nababaon kami sa utang. Ganun po pala kahirap yun. Ay, mahirap. Pero kung hindi ka magtatyag, ha? Lalo kang mahihirap lalo. Nung pandemya po, nagsasaka pa rin po kayo? Amo, wala namang ano dito, umulan, bumagyo. Hindi po titigil? Oh. Wow. Habang kumakain ng tao, mahirap. Opo. Pero masarap. Bawat parte ng Paloyon ay aming nilibot. Hanggang sa matagpuan namin si Tatay Biyong na hatak-hatak ang tali ng kanyang kalabaw. Hindi ko na sinayang ang pagkakataong makausap siya. Kaya naman, sabay-sabay tayong makapulot ng isang inspirasyon sa buhay niya. Ano pong klase ng pamumuhay meron kayo? Pamumuhay? Yung trabador ako. Tapos, yung mga pinagtatrabaho, kinikita ko sa araw-araw, binibigay ko sa asawa ko. Tapos, inaano sa mga anak kong nag-aaral sa may ano ko, may college, may high school, may elementary. Sakto po ba yung kita niyo sa pang-araw-araw? Ano po, yung pang-araw-araw po, ano sa sulit sa akin? 400. Pinakakasya-kasya. Sa isang linggo, araw-araw po ba kayo nagtitrabaho? Oo, maski nga linggo. Yung pitong, isang linggo, di pitong araw yun. Tapos lahat yun, na ano ko. Wala akong pahinga. May pahinga rin ako, gabi. Yan lang pahinga rin. Mahirap po ba? Mahirap. Isang beses po ba may nangyaring hindi maganda o na-aksidente kayo? Kapo lang di 4. Isang linggo lang na ano ko na titanos. Nag 50-50 nga ang buhay ko. Tunay nga namang walang katulad ang bawat sakripisyong dala nila. Kung paanong nagsimula sa putik, ngayon nakakapagpaaral na. Mga ugaling lubos kong hinangaan, ika ko nga, iba't iba man ang relihiyong kinabibilangan, pinag-iisa naman kami ng aming pagmamahalan. Hindi man madali ang pamumuhay sa aming pamayanan. Putik, pawis, at pagod ang kanilang puhunan. Ngunit sa kabila nito, dala-dala naman nila ang isang medalya na hindi maaagaw ninuman.